Oh, nanonood ka. Ang tanong ko sa'yo, alam mo ba ang kahalagahan ng Hunyo 12 sa ating mga Pilipino? Kung hindi mo alam, halina't balikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas. Ang Pilipinas, o mas kilala bilang Philippines, ay matatagpuan sa timog silangang Asya at binubuo ito ng tatlong malalaking pulo. Ang Luzon, Visayas at Mindanao. At binubuo ito ng 7,107 na islands. Ang unang tala ng ating kalayaan ay noong April 12, 1895, kung kailan tumungo sina Emilio Jacinto, Restituto Javier, Aurelio Tolentino, Faustino Mamalak, Guillermo Masangkay, Pedro Zabala at iba pang mga katotoneros sa kuweba ng pamintian sa Montalban, Rizal. At dito sinulat ni Bonifacio ang Viva la Independencia Pilipina, o ibig sabihin, mabuhay ang kasarinlan ng Pilipinas sa pader ng kuweba. Noong 1896, sumiklab ang isang rebolusyong Pilipino at nasundan pa ng iba't ibang digmaan at kasunduan sa pamamagitan ng dahas at madugong labanan. Sa mga panahong iyon, si General Emilio Aguinaldo ay pinaalis dito sa Pilipinas dahil sa isang kasunduan. At siya ay nagtungo papuntang Hong Kong. At nang makabalik dito sa Pilipinas, si General Emilio Aguinaldo ay naisipan niyang ipahayag ang ating kasarinlan. At noong Hunyo 5, 1898, naglabas si Aguinaldo ng isang kautusan na nagtatakda sa June 12, 1898 bilang araw ng pagdedeklara ng ating kalayaan, at ito ay pinamunuan niya sa kanyang tirahan sa Kawit Cavite na noon ay kilala bilang Cavite El Viejo. At ito ay nasaksihan ng mga madaming Pilipino sa mga panahong iyon. At sa araw na iyon ay opisyal nang winagayway ang ating watawat ng Pilipinas sa ganap na alas 4:05 ng hapon. Hindi nyo ba alam na ang ating watawat ng Pilipinas ay tinahi lamang gamit ang mga kamay? At ito ay nagawa at naisakatuparang matapos ng tatlong babae. Ito ay sina Marcela Agoncillo at anak niyang si Lorenza Agoncillo at si Delfina Herbosa Natividad na pamangkin ni Dr. Jose Rizal. At alam nyo ba na ang ating watawat ng Pilipinas ay tinahi lamang sa bansang Hong Kong? Oo, tama, sa bansang Hong Kong. Ang ating watawat ng Pilipinas ay binubuo ng pula, asul, white at yellow na kulay. Ang pambansang watawat ng Pilipinas ay mayroong mahabang disenyo na binubuo ng isang puting pantay na tatsulok na kumakatawan sa kalayaan, pagkakapantay-pantay. Ang pahalang na istrapikong bugaw ay para sa kapayapaan at katotohanan at katarungan. Ang kulay pula sa watawat ng Pilipinas ay sumisimbolo sa pagkamakabayan at kagitingan. Sa gitna ng puting tatsulok ay mayroong gintong araw na kumakatawan naman sa pagkakaisa, kalayaan at demokrasya. At ang walong sinag na nakakabit sa gintong araw ay sumisimbolo naman sa walong probinsya ng Pilipinas. Bakit ba natin pinagdiriwang ang Hunyo 12? Dahil ito lamang ang araw ng ating kalayaan, mahalaga ang araw na ito sa lahat ng sambayan ng Pilipino noon, ngayon at bukas. At sa lahat ng mga Pilipino sa lahat ng panig ng mundo, maligayang araw ng kalayaan, mabuhay ang mga Pilipino,
mabuhay ang Pilipinas!